natin sa anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw na po ng Lunes, mga kaibigan. Agosto 31, huling araw po ng buwan ng Agosto, National Heroes Day 2015 sa ulo ng ating mga balita. Iglesia ni Cristo members, unti-unti na raw nililisan ang bahagi naman ng Mandaluyong City matapos ang protesta kagabi na umabot naman sa 20,000 katao. Ang Pangulong Aquino, pinulong na rin ang security cluster ng gabinete kagabi pero wala pang dispersal order sa rally ng iglesia na nagdulot daw ng malaking perisyo sa maraming mga motorista. Libo-libo ring mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, sentro naman ang 3 araw na rally sa harapan ng Hall of Justice doon sa Davao City simula ngayong araw. Sa police report, 8 ang patay kasamang isang police at 8 rin ang sugatan sa nangyaring aksidente doon naman sa Tacoronga City. Patong-patong na kaso naman, nakahanda rin nga isang pa sa driver naman ng truck kung saan nga kinasangkutan kahapon ng pagkamatay ng 8 katao. Isang mobile patrol ng PNP Sorsogon pinasabugan ng landmine. Samantala naman, 2 suspect sa pang-hold up naman sa pawn shop sa General Santos City arestado na ng mga otoridad. 15 anyos lamang estudyante sa bagay ng Cagayan nagbigti matapos malamang namatay na ang kanyang boyfriend sa lalawigan naman ng Batangas. Robbery gang leader at 7 kasama arestado naman sa Iligan City. Samantala, balita naman sa Ibayong Dagat, 11 ang patay. May git 200 sugatan sa nangyaring sunog sa bahagi ng Saudi Arabia. Wala pa namang naiulat naman na may nadamay na overseas Filipino workers. Sa sports balita, 2 panalo target mamaya ng Gilas sa Pilipinas sa karibal na South Korea matapos makaganti kagabi sa panalo kontra Taiwanese team sa nagpapatuloy na Jones Cup. NBA star at Lakers guard na si Jordan Clarkson binansagang pambansang cheerleader ng kanyang pag-suporta kagabi sa panalo ng Gilas Pilipinas. Sa tennis naman, Russian superstar Maria Sharapova nag-back out isang araw bago naman ang simula ng US Open doon naman sa New York. Sa showbiz balita, anak ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano na si Gab Todo Dasal na makasungkit din ang panalo sa Video Music Awards sa Los Angeles, California ngayong umaga. Mga kaibigan, live tayo nationwide, worldwide sa magitan nating satellite at mula po rito sa Bombo News Center Makati. Napanoodin kami mga kaibigan sa ating audio at visuals, official website ng Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com. E inyo pong anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, binigyan pa ng ilang oras hanggang ngayong araw o umaga ng lungsod ng Mandaluyong. Ito ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o narito kahapon lamang pero na-extend po hanggang ngayong araw. Tinataya rin mga kaibigan na libo-libo muli ang dumalo naman sa kilos protesta na magdamagan pa rin na nagsimula nung nakalipas pa naman na Huwebes. Doon po naman sa harapan ng Department of Justice at makalipas po ang magdamag ay doon sa DOJ Lungsod ng Manila. Simula naman sa Biyernes hanggang ngayong araw ay nagpapatuloy naman dyan sa May Shaw Boulevard, malapit naman sa EDSA, dyan sa Mandaluyong City. May didagdag pang detalye itong si Bombo Gerald Ulip. Unti-unti nang nililisan ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang ilang lugar sa EDSA kung saan sila nagdaos ng kilos protesta. Ito bilang pagkondena sa umunay hindi patas na pagtrato ng Department of Justice sa mga isinampang kaso sa INC. Una rito, sinabi ng spokesperson ng INC na si Edwil Zavala na lilisanin nila ang lugar bago magliwanag kanina. Aniya ngayong araw ay tatangkain nilang humingi ng extension ng permit sa Mandaluyong City para maipagpatuloy ang protesta dahil paso na ang kanilang permit ngayong araw. Hindi pa raw sigurado ang grupo kung babalik sila sa Padre Fauro sa Maynila para ipagpatuloy ang protesta o mananatili muna sa EDSA habang hinihintay ang desisyon kung pwede pa silang mag-rally ngayong araw. Nabatid na kagabi ay tinatayang aabot sa 20,000 na miyembro ng INC ang nagtipon-tipon sa EDSA Show Boulevard at EDSA Ortigas. Kasama sa mga miyembro ng INC na pumunta sa EDSA ay ang mga miyembro mula sa Laguna, Batangas, Nueva Ecija, Oriental Mindoro at Maguindanao. Target umano ng INC na makahikayat ng 1,000,000 miyembro na dadalo sa rally sa Metro Manila. Kahapon ay bumiyahe na raw ang 300 INC members mula Pangasinan, 5,000 mula sa Ilocos Norte at 20,000 naman mula sa Bulacan at libo-libo rin mula sa ibang lugar sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Bombo Gerald, ano, kahapon hanggang Linggo, pero may mga impormasyon kahapon na yung iba itinangka sana magtungo pa sa may bahagi ng EDSA Shrine, ano? Pero dahilan sa may mga impormasyon din na na-extend pala, ano, ngayong umaga. So ibig sabihin, kung ngayong umaga, ay maaaring hanggang tanghali kasi umaga pa naman, Bombo Gerald. Yes, ipinangako ni itong spokesperson nila si Edwil Sabala ay magliliwanag, pero nga tatangkain nilang humingi ng extension. So habang hinihintay nila yung extension, ay mananatili muna sila sa EDSA Show Boulevard. At yung iba naman ay maglalakad papuntang metro ay sa Maynila, Bombo Elmar, dito sa Padre Fauna. Oh, dahilan sa nung maalala natin no nakarang Biyernes ano, ang extension naman ng lungsod ng Maynila hanggang September 4 yung ibinigay sa kanila, Bombo Gerald, bagamat lumipat sila ngayon sa Boulevard. So ngayon, Bombo Gerald, apektado pa rin yung daloy ng trapiko diyan sa may kahabaan no, Quezon City, may Show Boulevard, patungo ng Mandaluyong, Bombo Gerald. Buti na lang ngayong araw ay walang pasok itong karamihan kasi ngayong araw ay idineklara na holiday. Pero apektado pa rin yung ibang commuters dahil usad pagong pa rin yung lagay or itong takbo ng trapiko dyan. At kagabi pa yan, halos magdamag kasi magdamag rin na patupad ng protesta yung mga miyembro ng ANC. So apektado talaga, paralisado yung ibang street dyan sa bandang EDSA, Bombo Elmar. So nangahulugan, Bombo Gerald, dahil lang siya understand, no, yung iba pang mga lugar na hindi nakadalo kagabi, magdamag, ngayon ay siya namang tutungo ngayon, Bombo Gerald, ano, dahil lang sa nagkataon din anniversary, death anniversary ng isa sa dati nilang executive minister ngayong araw, ano, Bombo Gerald? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Ito nga, tinatayang aabot ngayong araw sa 25,000 itong tutungo dito sa Metro Manila. Kagabi pala ay marami na rin mga bus, aabot sa 20 na bus yung pumunta dyan. At mayroon pa itong naganap na aksidente along EDSA, may nakabanggaan itong isang bus. Na isang SUV dito sa may... Ang sakay dito, yung mga miyembro ng iglesia na tutungo sana dyan sa may Mandaluyong City, ano, Bombo Gerald? Yes, tapa ka dyan, Bombo Elmar. At ito nga, medyo nagkaroon ng aksidente kagabi at marami yan. Actually, yung bus galing sa ibang probinsya yan, galing sa Pangasinan yung iba sa Ilocos Norte, Bombo Elmar. Oh, ano mang napansin dyan na mga katulad dyan, yung mga reklamo, mayroon ba silang sapat dyan sa kanilang palikuran, Bombo Gerald, yung kanilang mga naiwan dyan ng mga basura? Paano ang ginagawang pagtulong dyan ng ating mga authorities, mismo nga grupo ng INC, Bombo Gerald? Well, nangako naman itong kanilang spokesperson na ayusin nila itong mga kalat nila, ay kukunin niyang mga yan, pati na yung mga placards nila na nagkalat ay siniguro nila na yung lugar ay maayos bago nila lisanin ito, Bombo Elmar. So pang apat na gabi na ngayon, ano, Bombo Gerald, di pa natin malaman kung talagang magkatapos sa ngayong gabi, ngayong araw, dahilan sa ngayon lamang ang huli na binigay na extension, ano, dahilan sa ang plano sana nila, diretso ito hanggang susunod pa ng mga araw, Bombo Gerald. Hanggang September 4 sa Padre Faure, pero itong sa Mandaluyong ngayong araw lang, abangan natin kung bibigyan pa sila ng extension for human consideration. Ika nga nung mayor ng Mandaluyong, pero tignan natin ngayong araw kung makakakuha pa sila ng permiso para magpatupad ulit ng rally sa may bandang Show Boulevard, Bombo Elmar. Malapit lamang ito doon sa may lugar ng EDSA Shrine, ano? Pero hindi rin papayag yung Catholic Bishops Conference the Philippines kasi private yata dyan at hindi basta-basta papayag sila. Although meron nagtangka dyan na magtipon din dyan, ano, Bombo Gerald, pero todo banta din yung ating mga otoridad dyan sa lugar na yan. Pumunta kagabi, Bombo Elmar, actually yung bilang itong datos mula sa Eastern Police District ay tinatayang aabot sa 5,000, pero hindi sila nagtagal doon at nagmarcha papunta dito sa show para doon na lang sila magkipag-join dito sa mga kasamahan nila. At habang papunta sila dito sa show ay binarahan nila itong southbound at northbound lane kagabi, kaya nagdulot yan ng matinding perwisyo sa mga mananakay or sa mga motorista natin, Bombo Elmar. Okay, ano naman ang paalala dyan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP? Doon naman sa mga grupo ng Katoliko, dahilan sa hindi maiwasan na mayroon nagpapalitan ng mga maanghang napahayag dyan, Bombo Gerald? Yes, itong CBCP ay... itong huling paalala kahapon ay dapat ang mga nagmamarcha papunta dyan sa EDSA Shrine at itong sa Show Boulevard dapat mahinahon lang sila at
inirerespeto naman ng Simbahang Katoliko itong hakbang ng INC Bombo Elmar, bagamat kaakibat niyan ay ang pagrespeto rin sa kanilang kapwa-tao, Bombo Elmar. At wag ng gatungan pa, no? At yung pagdarasal din, ano? Kung ano mang itong inaharap nilang krisis ngayon, ano, Bombo Gerald? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Alright, abangan pa natin dyan. Iba pang makaganapan. Maraming salamat si Bombo Gerald ulit po na naman sa Mandaluyong City. Oras sa buong Pilipinas, 11 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Kuha tayo ng reaksyon dyan pa rin sa Palasyo ng Malacanang dahil sa binabato rin sila ng sisi kung anong ginagawa rito ng ating gobyerno upang may saayos ang daloy na trapiko sa nakalipas po na 4 na gabi. May detalye pa mula sa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Ibinatawag na kagabi ni Pangulong Aquino ang mga membro ng security cluster ng gabinete kaugnay sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Nagdudulot ngayon ng malaking perwisyo sa mga mahanakay, motorista at mga manggagawa. Kabilang sa dumating sa bahay pangarap, si Interior Secretary Marojas, Defense Secretary Gasmina, Justice Secretary Laila De Lima, NSA or National Security Advisor Cesar Garcia, mga hepe ng PNP at AFP, ganyan din naman ang ibang mga membro ng gabinete. Sinabi ng Secretary Sunny Coloma, patuloy lamang na minumonitora ng mga otoridad ang mga kaganapan sa EDSA para matiyak na matiling tahimik at maayos ang ginagawang rally. Ay pa kay Coloma, dapat di matiyak na susunod ang batas at hindi sila nakabala sa mga mamayang hindi na makasali sa rally. Kasabay ito, binigyan din ni Coloma na ang mahalaga rito ay pagkilala na ang paggamit ng kalayaan na tulad ng kalayaan sa pamamahayag ay may kaakibat na responsibilidad na obserbahan din ang mga batas at maging magalang o irespeto rin ang karapatan ng ibang mga mamayan. Pero sa ngayon, Bombo Elmar, ay wala pang atas ang Pangulong Aquino na i-disperse ang mga rallyista na karaniwang ginagawa kapag lumagpas na sa ibinigay na permit. Bombo Raymond, anong reaksyon din ang Malacanang sa mga batikos din na kung sabi dito ng ilan dito na ilang sektor na walang magawa yung ating pamahalaan, na Bombo Raymond? Well, yun nga yung malungkot din na Bombo Elmar dahil wala rin silang tuwirang isagot o kategorikal dahil masyado yata silang nag-iingat dyan sa grupong yan na lalo pa palapit na yung halalang sumarami sa actually sa mga online na mga ganyan din sa mga ikang reaksyon na masyado pa itong binebaby kaya nagreklamo yung ang sinasabi nga nasa 0.016% ng national population lamang yung mistong mistulang nag-paralyze dito sa Metro Manila, Bombo Elmar. So marami yung reaksyon na ayaw namang patulan sa ngayon ng Malacanang. Kay Secretary Laila De Lima, Bombo Raymond, anong pasabi ng Malacanang sa Kalihim? Pinapalakas ang lubak kay Secretary Laila De Lima na siyang sentro ngayon. Ano? Hindi lamang sa Metro Manila ng mga miyembro ng INC, kundi sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang sentro din ng protesta ngayon, ang Department of Justice, Bombo Raymond, iba't ibang lugar, batay sa ating nakuhang impormasyon sa ating mga himpilan, Bombo Raymond. Well, naninindigan all support ang gabinete. Ganyan din ang Pangulo Aquino kay Secretary Laila De Lima sa kanyang pag-handle sa kaso laban sa ilang ministro ng Iglesia ni Cristo na nanggaling din mismo sa ilan nilang mga kasamahan at ministro din, Bombo Elmar. So, walang tinag ni Secretary or Undersecretary Abigail Valte na hindi raw payotinag ang posisyon ni Secretary De Lima, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. Anyway, mamaya pala, alas 8 ay pangunahan ni Pangulong Aquino ang pag-alala, pagkunita sa ating National Heroes Day dyan po sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City. After that ay paunahan din ng Pangulo mamayang hapon ang paggawad ng award doon sa Ramon Magsaysay Award. Yan ang mga balita para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Madako tayo sa Davao City, mga kaibigan. Yung mga lugar dyan sa Mindanao, ang sentro naman ng kilos protest ng Iglesia ni Cristo ay magtipon-tipon doon sa Davao City at binigyan sila ng permiso ni Mayor Duterte. Ang ating pagkakalam, yung lugar dyan na Hall of Justice, ano, sarapan, ang pagtipon ng mga Iglesia ni Cristo dyan sa Mindanao. Nasa linya ang Bombo Radyo Davao!
Kinumpirma ngayon ni Davao City Transportation and Traffic Management Office City Team Head Rogelio Pulikit na nasa 500 ng mga bus na sakay ang mga protesters na kasapi ng Iglesia ni Cristo o INC ang darating ang araw dito sa lungsod ng Davao. Magsasagawa umano ito ng rally sa harapan mismo ng Davao City Hall of Justice sa may Ikuland dito sa lungsod ng Davao mula na shooting ng imaga. Ngunit nang tanungin kung may permit ang ANC, di pa ito nakumpirma ng mga opisyal. Ayon kay Pulikit, posibleng mag-deploy sila ng 75 mga traffic officers sa nasabing aktibidad para hindi mapiktuhan ang mga biyahe ng mga sasakyan. Nilinaw naman ng opisyal na may mga lugar na hindi maaring i-parking ang mga sasakyan ng Iglesia ni Cristo, kagaya na lamang ng mga kalsada na malapit sa Hall of Justice at Davao City Overland Transport Terminal o DCOT. Kailangan rin umano maglakad na mga ito papunta sa assembly area malapit sa Hall of Justice. Walang isasarang mga kalsada ang CTTMO para sa nasabing aktibidad at patuloy pa rin ang operasyon ng DCOT at Hall of Justice ngayong araw. Hindi rin alam ng opisyal kung anong oras matatapos ang isasagawang kilos putista ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Matatandaan na binatikos ng reliyosong grupo si Justice Secretary Lila De Lima dahil sa pakikialam ng kagawaran sa problema ng kanilang simbahan. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Davao, Bombo Nulitikso, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Master Radio, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 18 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Abangan ang detalye, may follow-up report tayo. Doon po naman sa nangyaring vehicular accident sa South Cotabato, mga kaibigan, 8 ang patay dito kasama yung isang police. Isang estudyante naman nag-suicide matapos pumanaw ng kanyang boyfriend. Pero bago mga balitang yan, samantala muna. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada. Ang galing mo'y naiiba. Tayo tayo, tumayo tayo, Pilipino. Bombo! Tayo tayo, Bombo! Labas ang galing, galing ng Pilipino. Tayo tayo, labas ang galing ng Pilipino. Tayo tayo, Senator Bongbong Marcos po. Knock knock. Who's there? Friendly Enumerator. Friendly Enumerator? Opo, Friendly Enumerator. Popsen lang po. Popsen? Census of Population. Ilang tanong lang po tungkol sa iyo at mga kasama sa bahay. Matagal ba? Mabilis lang po. Nais naming mapabilang kayo kabilang sa mga serbisyo at programa ng gobyerno. Siyempre, gusto naming mapabilang. Tuloy ka. Maraming salamat po mula sa Philippine Statistics Authority. Magpa-census, mapabilang. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Police Reports. Bombo Police Reports. Magkaibigan, sa South Cotabato, 8 yung patay dito kasama yung 8 pang sugatan at may follow-up ang Bombo Radio Coronadal. Patuloy pa na biniberipika ng Tacorong CTPNP ang pagkakakilanlan ng ilang mga biktima sa nangyaring aksidente sa Purok 2 EJC Montilla, Tacorong City kahapon ng hapon na kinasangkutan ng 10-wheeler truck na may dalang sakusakong palay at isang multicab kung saan 8 ang binawian ng buhay at 8 rin ang sugatan. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Superintendent Johnny Bernacosa, hepe ng Tacorong CTPNP, kinilala nito ang mga namatay na sina PO1 Dennis Sancho, 34, Reggie Dilejero Yalong, 30 anyos, Christian J. Sancho, 5 anyos, Teresita Yalong Versosa, 63, Rosie Yalong Aquino, 61, at tatlong hindi pa nakikilalang biktima. Samantala, kabilang naman sa 8 sugatan, ang tatlong nasa critical na kondisyon na kinabibilangan nila Ricardo Aquino Yalong, 32, Ariel Yalong, 38, at isang seaman, at isa pang hindi nakikilalang babae. Habang 5 naman ang slightly injured na kinabibilangan ng driver ng 10-wheeler truck na si Minyo Paderna, Fermin Guerrero, 31 anyos, Michael Jamante, 28, at 2 pang hindi nakikilalang biktima.
Base sa imbestigasyon ng pulisya, papuntang Tacoronc ang 10-wheeler truck at papuntang Isula naman ang multicab kung saan sinubukan nitong mag-overtake sa isang sasakyan at nagresulta sa pagyawang-gewang nito sa daan. At dito nga hindi ito nagawang maiwasan ng 10-wheeler truck at dito na nga nagkaroon ng head-on collision ang dalawang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay at pagka-injured ng mga biktima. Nananatili naman ngayon sa kustodiya ng Tacoronc City PNP ang driver ng 10-wheeler truck na posibleng humarap sa patong-patong na kaso. Iniwasan pa sa 10-wheelers ang multicab, no? Pero mo siya nagkaroon gyapon sa head-on collision. Kay according sa driver, ang na-interview nato ng driver sa 10-wheelers, na according sa iya, nakita niya nga daw nag-swerve ang multicab kay nag-overtake siya sa isa ka vehicle gap. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo, Sheila Pagidian Canyonero para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 21 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Muna ako tayo dun sa Bicol, mga kaibigan. Mayroon pong isang mobile patrol ng PNP ang pinasabugan daw ng landmine at nasalin niya ang Bombo Radyo Legazpi. Laking pasasalamat ngayon ang tropa ng 2nd Maneuver Platoon na matapos na makaligtas sa ginawang pagpapasabog sa kanilang daanan pabalik sa kanilang kampo sa Sorsogon. Hinihinalang mga miyembro ng Rebelding New People's Army o NPA ang nasa likod ng pagtatanim ng landmine sa bahagi ng Barangay Aquino, Bayan ng Bulan sa nasabing lalawigan. Sa investigasyon na pinanguna ng 31st Infantry Battalion, nadiskubre na aabot sa 200 cm ang diametro at 66 cm ang lalim ng butas na resulta ng improvised explosive. Napag-alaman na galing sa isang operasyon ang tropa ng pamahalaan at pabalik na sana sa kanilang kampo nang mangyari ang pagsabog. Mabuti na lamang at mabilis ang takbo ng sasakyan kaya hindi na ito nahagip. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Mel Balino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, suspect naman sa nangyaring pag-hold up sa Poncha, payaristado na. Nasa linya naman ang Bombo Radyo, General Santos. Naaresto na ang mga responsable din ng loob sa Quichu Pawn Shop sa Westside Public Market sa lungsod ng General Santos. Ayon kay Police Chief Inspector John Mari Mudaro, Chief of Police ng Bula Police Station, ang naaresto ay nakilala na sina Balong Balayman at Ricky Abdul na pawang mga residente ng Buluan, Maguindanao. Naaresto ang mga ito sa Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat at nasa kustodiya sa ngayon ng Coronadal PNP dahil may standing warrant of arrest sa kasong robbery. Ang dalawa ay suspect rin sa pag-hold up sa isang pawn shop sa Coronadal City. Napag-alaman na postibong kinilala ng security guard ang Quichu Pawn Shop ang mga suspect base sa nakuha na video ng CCTV camera sa naturang establishmento. Maaalala na mahigit sa 300,000 pesos ang halaga ng alas na nakuha ng mga suspect sa pag-hold up sa naturang pawn shop. Ang dalawa ay nakakulong sa ngayon sa silda ng Coronadal PNP. Yan ang ulat mula rito sa Bombo. Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Bombo Edna Mendoza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa lalawigan ng Cagayan, mga kaibigan, may 15 anyos estudyante naman ang nagbigti raw at may detalye naman ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nagbigti ang isang estudyante sa bayan ng Igig, Cagayan matapos na malaman na patay na ang kanyang kasintahan na nasa Batangas. Wala ng buhay nang makita ng tiyahin ang biktima na 15 anyos, 4th-year high school student, residente ng Barangay San Lorenzo sa nasabing bayan. Ayon kay Police Senior Inspector Aurelio Canceran ng PNP Igig, pumunta ang biktima sa bahay ng kanyang tiyahin sa Barangay Bakulod sa bayang Nabanggit upang doon matulog. Subalit pagkatapos kumain ang almusal ay nagkulong ito sa loob ng kwarto at umiiyak. Narinig na manumano ito ng kanyang pinsan at nang subukang buksan ang kwarto ay nagulat na lamang ang tiyahin nito na nakabitin na ang biktima. May habang 20 metro ang nylon cord o tali na ginamit ng biktima sa kanyang pagpatiwakala. Nakita namang motibo ng mga otoridad sa pagpapakamatay ng dalagita ang text message na natanggap nito na patay na ang kanyang boyfriend dahil sa dehydration na sa Batangas. Yan ang ating balita mula dito sa Bombo Radyo Tugegraw para sa Bombo Network News. Bombo Marife Dayag Palagtaw nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 25 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa Iligan City naman, mga kaibigan, itinaturing na leader ng robbery gang at 7 pang iba ang arestado ng mga otoridad. May buong detalye ang Bombo Radyo Cagayan de Oro.
Patong-patong nagkaswang, grabe ng una yung notorious na Rago Criminal Gang na una naresto ng CIDG sa lungsod ng Iligan sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni CIDG Regional Director Senior Superintendent Alexander Tagom na mismo si Nicole Rago na tumatayong leader ng grupo ang naresto nila nang inilunsad ang drug bypass operation sa nasabing lungsod. Sinabi ni Tagom na kasama ang naresto ng kalinang trupa ang pito pang miyembro ni Rago na aktong nagsagawa ng patsisyon sa loob ng isang drug den. Nakuha sa pag-ingat ng mga suspek ang 45 na baril, 38 revolver, kalibre 22, maraming mga bala at 15 gramo ng pinaniwalaang sabo. Kaugnay nito sa sampahan nila ng kasong illegal possession of firearms and ammunitions at paglabag ng RA 9165 ang mga arestadong suspek sa piskalya ng Iligan City. Bombo, Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan ang detalye pa mga kaibigan, Commission on Human Rights ginit na wala daw nilalabag ang Department of Justice sa itinuturing na separation of church and state. Sa sports balita, ang NBA star na si Jordan Clarkson binansagan ng mga Pinoy fans, pambansang cheerleaders sa ganap na laro kagabi, panalo po ang Gilas doon naman sa Taiwan. Bago mga balitang yan, samantala muna. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Pag may Joel Villanueva, may TESDA. Pag may TESDA, may libreng training at scholarship. Pag may training at scholarship, may trabaho. Pag may trabaho, buhay ay sasaya. Binuo ni Joel Villanueva sa TESDA ang mga libreng scholarship na swak sa mga naghihintay na trabaho. Trabahong maganda ang sweldo, kapartner ang mga sikat na kumpanya, dito at abroad. Dahil kay Joel Villanueva ng TESDA, milyong-milyong buhay na ang sumaya. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA ni Joel Villanueva. Pasyal na sa TESDA! May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada, ang galing mo'y naiikat. Tayo tayo, tumayo tayo, Pilipino. Bombo! Tayo tayo, ilabas ang galing, galing ng Pilipino. Tayo tayo, ilabas ang galing ng Pilipino. Tayo tayo, Senator Bongbong Marcos po. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas ay 29 minutos na po ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa patuloy pa sa ating dagdag na impormasyon, iginit pa rin ang Chairman ng Commission on Human Rights na hindi naman daw lumalabag ang Department of Justice sa tinagurian sa ligang batas na separation of church and state. Ito ay kaugnay pa rin ng iginigit ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Commission on Human Rights Chairman at Human Rights Lawyer na si Chito Gascon, walang nilabag ang DOJ na separation of church and state sa ligang batas. Dilan sa inimbestigan dito ang inihangin na kasong illegal detention laban naman sa sanggunian ng Iglesia ni Cristo. Nabatid na noong Agosto 25 nga na maghain itong si Isaías Samson ang itinawalag na ministro ng Iglesia ni Cristo at editor-in-chief ng kanilang pahayagan. Dahil dito ay nagsagawa na ng pagkakilos sa harapan ng Department of Justice sa Maynila ang mga miyembro ng sinadanpa ng kilos protesta sa ilang bahagi ng EDSA na umabot na ngayon sa 4 ng gabi. Ayon naman sa AINC, gagawin nila ang protesta hanggang Setyembre 4. Iginagalang naman ng Commission on Human Rights ang desisyon ng Iglesia na magsagawa ng rally pero kakibat nito ang kanilang responsibilidad din na hindi malabag din naman ang karapatan ng publiko kaya naman ay ibang grupo. Kumpiyansa pa rin si House Speaker Sonny Belmonte na tataas din ang ratings ni Interior Secretary Mar Rojas sa ilalabas na survey sa buwan naman ng Setyembre. Si Rojas ang standard bearer ng administrasyon, dilan pa rin sa paniwalang ito raw ang magpapatuloy ng tuwid na daan agenda ng Pangulong ni Aquino. Ayon sa leader ng Kamara, dapat magkaroon na rin ng plan B si Rojas sa kung sino ang magiging kanyang running mate maliban pa sa pinagpipiliang mga kababaihan. Sa ngayon, puspusan din sa pag-ikot si Rojas para makilala ng karamihan dilan sa ilan daw hindi nakakalampas sa track record ng DILG Secretary na si Rojas. Bombo, Balitang OFW! Balitang OFW! OFW!
Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry, DTI, sa mga OFW na nagpapadala po ng balikbayan boxes lalo na sa pagpasok ng Burman. Simula yan bukas. Ayon sa DTI, dapat siguruhin ang mga OFW na lehitimo at hindi blacklisted sa ahensya ang mga freight forwarders. Nagabalap ang ahensya sa mga fly-by-night freight forwarders. Dilan sa mula sa mga Burmans ay tinatayang aabot na sa halo 1 milyong balikbayan boxes ang bubuhos o darating sa Pilipinas kada buwan. Hinikayat pa ng DTI ang mga OFW na dumulog ang mga ito sa Business Licensing and Accreditation Division ng ahensya para sa kanilang mga katanungan sa mga tiyatawag na freight forwarders. Ito po yung mga kumpanya na pinapadalhan ng kanilang mga balikbayan boxes. Bombo International News. Bombo International News. International News. Mahigit na 10 ang patay sa nangyaring malaking sunog sa isang residential complex na tinitirhan ng mga empleyado ng isang oil giant sa Saudi Arabia. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang apoy sa basement ng kumpanyang Saudi Aramco hanggang sa makita na ang makapal na itim na usok sa mga bintana. Maliban sa mga namatay na kinabibilangan ng iba't ibang mga nationalities, marami ring mga Pinoy na nagtatrabaho sa Saudi Aramco. Nasa magit 2 katao pa ang nagtamo naman ng injury. Sa ngayon ay pinalikas na ang mga residente sa mga kalapit na gusali habang nagpapatuloy naman ang pag-apula ng mga bombero sa nangyaring malaking sunog. Patuloy din kaya ngayong biniberipika ng mga otoridad mula sa Pilipinas lang ng Department of Foreign Affairs kung merong mga Pinoy na nadamay sa nangyaring sunog sa Saudi Aramco doon sa Saudi Arabia. Bombo Sports News. Bombo Sports News. Target ngayon ng Philippine National Men's Basketball Team Gilas Pilipinas na masungkit ang 2nd panalo laban naman sa South Korea sa nagpapatuloy na 37th Williams Jones Cup. Doon po naman sa Taiwan, ito'y matapos makaganti na rin kagabi ang Gilas sa Chinese Taipei sa sariling teritoryo sa score na 77-69. Nabatid noong 2013 ay tinalo ng mga Taiwanese ang pambansang kupunan sa ating bansa. Itinuturing ito ngayon ng Gilas team na Sweet Revenge. Nabatid na sa laro kagabi ay nagpakitang Gilas ang mga Gilas members at hindi binigo ni Terence Romeo at Calvin Abueva ang tiwala ng kanilang coach dilan sa pinakitang magandang performance kahit yung unang beses pa lamang nila sumabak sa international basketball event. Nakagawa si Terence Romeo ng 18 points at 4 na steals habang si Calvin o si Castro ay nakapuntos naman ng 16 at meron pang 4 na rebounds. Si Calvin Abueva naman ay 15 points at 5 rebounds. Ang veteranong si Dondon Henteveros ay 9 naman na puntos ang naiambag. Mamayang 5:00 po ng hapon ang laro ng Pilipinas kontra sa South Korea. Alam nyo po itong South Korea talaga namang ay magpit nating karibal sa mahabang panahon ng pang dekada 70 ay matindi nating karibal itong South Korea. Kaya maganda rin abangan itong laban mamaya ng Gilas kontra naman South Korea. Dala naman sa kanyang suporta at pag-indak pa sa tuwing makakapuntos ang Gilas Pilipinas kagabi, binansagan ngayon ang Filipino-American NBA player na si Jordan Clarkson na pambansang cheerleader ng Philippine National Men's Basketball Team. Ito'y bilang pagbubukas sa kampanya nga ng Jones Cup doon po naman sa Taiwan. Ang Pilipinas kasi mga kaibigan defending champion pero the past 2 years ay hindi nakapaglaro pero ngayon ulit naglaro ang Pilipinas doon naman sa Taiwan. Kitang-kita na hindi ikinakahiya ni Clarkson habang suot naman ang t-shirt na may nakasulat na Pilipinas ang kanyang pagsuporta at minsan pa ay mistulang entertaining ito sa kanyang pagsayaw, paggalaw at napapalatak tuwing makakashoot naman ang Gilas sa Pilipinas. Bumuhos din kagabi ang mga overseas Filipino workers doon sa Taiwan upang suportahan ang Gilas Pilipinas. Huli naman sa camera ang Filipino-American na si Clarkson na sumasayaw at napapasigaw pa tuwing makakagol naman ang players ng Gilas kasama si Clarkson sa mga maagang nag-celebrate ng tambakan kaagad ng 19 points sa first half pa lamang ng Gilas, ang host country naman na Chinese Taipei. Kung dito mga kaibigan, hindi kasama doon sa Gilas kagabi, itong si Andre Blatch, dahil lang po naman sa Pumanaw, ang kanyang uncle doon sa Amerika, kaya't ay lumiban muna siya sa laro at posibleng bumalik siya sa mga huling bahagi ng linggong ito, pabalik naman ng Taiwan upang mag-silbi pa rin na reinforcement ng Gilas sa Pilipinas. Sa tennis naman, nag-withdraw na ang US superstar o sa US Open ang Russian superstar na si Maria Sharapova isang araw bago naman magsimula ang US Open. Dilan daw sa league injury. Formal itong nag-anunsyo nitong si Sharapova. Dahil dito ay mabibigyan na ng pagkakataon ang qualifying lucky loser na si Daria Kasatskina ng Russia na palitan sa tourney itong si Sharapova. Si Sharapova ang highest seeded
na katunggali ni Serena Williams sa US Open matapos na matanggal nga itong si Sharapova. Bumble Showbiz Balita. Bumble Showbiz Balita. Showbiz Balita. Gary Valenciano, todo dasal naman na makasungkit ng panalo sa Video Music Awards mamaya sa Los Angeles, California, ang kanyang anak na si Gab. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nescoyabyab. Excited at kabado ang Filipino artist na si Gab Valenciano kaugnay sa 2015 MTV Video Music Awards sa Los Angeles ngayong umaga oras sa Pilipinas kung saan siya mayroong nominasyon. Nabatid na nasa Los Angeles mismo ang anak ng tinaguriang Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano kasama ang kanyang blogger host wife na si Trisha Centenera. Lima ang nominasyon ng 7-Eleven music video ng R&B superstar na si Beyonce kung saan mayroong ang kontribusyon si Gab, particular sa choreography, at isa sa makakatunggali si Ed Sheeran. Nabatid na ang sumikat na super selfie video ni Gab, ang inspirasyon sa nasabing music video ni Beyonce na nominee rin sa Best Editing, Best Pop Video, Best Female Video, at Top Prize na Video of the Year. Mangunguna bilang host ang kontrobersyal na si Miley Cyrus na siya ring nag-uwi noong nakaraang taon ng Top Prize na Video of the Year para sa awitin niya ang Wrecking Ball. Samantala, matapos ang mahigit isang taong pagiging magkasintahan, nakatakda ng ikasalang celebrity businesswoman na si Crystal Bello sa kanyang non-showbiz Australian boyfriend. Mismong si Crystal ang nag-announce ng kanyang engagement kung saan excited na raw siyang maging missis ni Justin Pitt na general manager ng isang hotel sa Cambodia. Ayon kay Crystal, kahit long distance ang kanilang relasyon, ay kasundo pa rin daw ng kanyang fiance ang kanyang mga magulang na sina Atom Henares at Doktora Vicky Bello. Para sa Bombo Network News, Bombo Nescoyabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 36 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Pansamantalang tumuloy ngayon sa Nangka Elementary School ang mahigit-anin na pong pamilya na piktado raw sa nangyaring pagguho ng lupa sa Marikina City. Dalan pa rin sa nangyaring walang patid na pagulan kahapon. Ayon kay Val Barinal, ang head ng Marikina Disaster Risk Reduction Management Office, pasado alas 10 kagabi na mapansin ng mga residente ang paglambot na ng lupa sa paglapad ng crack sa pader at sahig naman ang kanilang mga bahay. Kasunod nito ay gumuho na ang limang bahay habang apiktado pa ang 40 mga kabahayan. Pinag-aralan ngayon ng mga opisyalis ng nasabing barangay kung ligtas pang tirhan ang nasabing lugar habang inaalam pa ang pinsala naman ng pagguho ng lupa. Maswerte namang walang nasaktan o namatay sa nasabing insidente. Doon naman sa nag-abang sa resulta ng Lotto Draw kagabi, mga kaibigan, ang Super 649 Nationwide Lotto Draw ng PCSO. Ang winning number combinations ay number 7, number 10, number 40, number 45, number 31 at number 14. Ulitin natin, 7, 10, 40, 45, 31 at 14. Ang jackpot price ay mahigit na po 91.4 million pesos at wala pong nanalo. Sa Ultra 658 Lotto naman, ang winning number combinations ay number 21, number 6, number 57, number 56, number 30 at number 33. Ulitin natin, 21, 6, number 57, number 56, number 30 at number 33. Ang jackpot price, mga kaibigan, umabot na ngayon sa 170.9 million pesos at wala pa rin nananalo. Bumble Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Good news naman, mga kaibigan, sa mga motorista at gumagamit naman ng produktong petrolyo para naman dahil sa nagpatupad nga ng ilang kumpanya ng langis na ng piso at 45 centimos sa rollback sa kada litro po ng krudo. Ito po yung diesel at 70 centimos naman sa kada litro ng gasolina at 90 centimos sa kerosina. Ang bawat presyo ay kasunod na rin ang pagbaba daw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado at paghina naman ng demand ng langis, busod pa rin ang pagtamlay ng ekonomiya naman ng bansang China at iba pang mga bansa. Sa Bangko Sentral, mga kaibigan, ang huling pagtala naman ng isang dolyar ay kapalit po yan ng 46 pesos at 70 centavos at matamlay din naman ang halaga ng piso kontra dolyar sa Singaporean dollar. Ang katumbas po yan, ang isang Singaporean dollar ay 33 pesos at 38 centavos habang yung Hong Kong dollar ay katumbas naman yan ng 6 pesos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank.
Oras sa buong Pilipinas, 40 minutos na po ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa ating mga giliw ng mga listeners dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita araw po ng Lunes, Agosto 31, National Heroes Day. Huling araw po dyan ng buwan ng Agosto, bukas ay simula na ng Burmans, mga kaibigan. Ano? At balikan ko lamang ating mga headlines. Iglesia ni Cristo members, unti-unti na raw nililisan ang Show Boulevard dyan sa Mandaluyong City matapos ang ika-apat na gabi na kanilang kilos protesta sa pagtaya kagabi ng mga otoridad. Inabot ng 20,000 katao naman ang nagtipon-tipon dyan po naman sa may EDSA sa Show Boulevard. Ang Pangulong Aquino pinulong na rin ang security cluster ng gabinete kagabi pero wala pang order naman na dispersal sa rally ng Iglesia ni Cristo na nagdulot daw ng malaking perwisyo sa maraming mga motorista. Libo-libo ring mga Iglesia ni Cristo members, sentro naman ang tatlong araw na rally simula ngayong araw dyan sa harapan ng Hall of Justice sa Davao City. Sa police report, 8 ang patay kasamang isang pulis at 8 pa ang sugatan sa nangyaring aksidente doon naman sa Tacorong City sa bahagi ng South Cotabato. Samantala din naman mga kaibigan, isa pong mobile patrol ng pulisya sa Sorsogon ang pinasabugan ng landmine. Dalawang suspects sa nangyaring pag-holdup ng pawnshop alistado na sa General Santos City. Sa Cagayan naman, 15 anyos na estudyante nag-suicide matapos malamang pumanaw na ang kanyang boyfriend sa Balalawigan ng Batangas. Sa Iligan City naman, robbery gang leader aristado, 7 pang mga kasama huli ng mga otoridad. Commission on Human Rights ay inihayag na hindi raw lumalabag ang Department of Justice sa tinaguriang separation of church and state taliwas naman sa ginigit ng Iglesia ni Cristo. Balita sa Ibayong Dagat, 11 ang patay, mahigit 200 ang sugatan sa nangyaring sunog sa isang residential compound doon pa naman Saudi Arabia. Sa ngayon ay ibiniverify pa kung merong mga OFW na damay sa nangyaring malaking sunog. Sa sports balita, ikalawang panalo target mamaya ng hapon ng Gilas Pilipinas sa karibal na South Korea matapos makaganti kagabi kontra naman sa karibal din na Taiwanese team sa Jones Cup. NBA star at Lakers guard na si Jordan Clarkson binansagan ng mga Pinoy fans bilang pambansang cheerleader sa panalo kagabi ng Gilas Pilipinas. Sa tennis naman, Russian superstar Maria Sharapova nag-backout isang araw bago ang simula ng US Open, dalan pa rin sa leg injury. Sa showbiz, balita naman anak ni Gary Valenciano, Mr. Pure Energy, na si Gab Todo Dasal na makasungkit sa gagawin naman na Video Music Awards mamaya sa Los Angeles, California. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ang umaga at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 ng katanghalian, at Bombo Network News, alas 6 ng gabi Lunes hanggang Sabado, ay napapanood na rin na merong visual sa pamamagitan po ng ating official website, ang www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News, kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/bomboradiophilippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati, inyo pa rin anchorman si Bombil Maracol para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!